ridiculous. Hello! Andito tayo ngayon sa cabin. Tapos kanina, nanonood tayo sa labas ng live. May nagtatrabaho kanina. Dumating yung machine na inarkila ng aking mga bienan. Ang tawag doon ay stamp grinder. Ayun nga, yun yung pinanonood natin kanina. Bising-busy kami ni my love, manood. Pero pumasok kami sa loob ng bahay kasi biglang umambon. Umulan nung maghapon. Tapos, ang usapan dapat ay 4 PM pero dumating si kuya ay 6 na kasi nga ang lakas ng ulan. 6, tapos katatapos niya lang ngayon, mga few minutes ago. 9 plus, ay ang oras ngayon ay 9:18. Maliwanag pa sa labas pero bukas na tayo lalabas ng umaga. Bukas ko kayo iikot. Doon sa unahan yung iba. Pero bukas tayo lalabas kasi natatamad akong lumabas ngayon. Gawa nga nang basa yung ground. Wala akong dalang boots. So, antayin natin na magtuyo ba? Kasi tigil na rin naman ang ulan. Kaunti na lang ambon. Sabi sa balita, pag alas 10 ay tapos na yan. So, bukas na natin ito ipagpatuloy na vlog. Mag-aapoy ako ng sauna. Ito ang sauna namin. Pero ginawa na rin namin diretsong labahin. Mag-aapoy ako ng oven ngayon. Hindi naman siya malamig. Kaso, patutuyuin ko kasi yung sapatos ni my love. At nilinis ko ng kaunti. Dahil nga, andoon siya sa labas kanina. Pinanunod niya si kuya. Ang dugyot ng sapatos niya kaya nilabahan ko. The next day. Hello, hello! Welcome back sa aking channel. Ipagpatuloy natin yung aking vlog kagabi. Kasi nga, di ba, hindi ko itinuloy dahil hindi tayo lumabas. Ngayong araw na to, lalabas tayo. Maganda ngayon ang weather. May araw na dahil 9 AM na ng umaga. Si my love ay natutulog pa. Ako ay tapos ng mag-almusal. Mamaya mga after lunch, padating ang aking mga bienan kasi lilinisin nila yung leftover ng trinabaho ni kuya kahapon. Ililipat nila yun sa likod tapos lalagyan nila ng gravel. Kanina meron akong dumating na gravel, isang batch, isang trailer na maliit.
Diyan yun sa may unahan ng cabin, yung sa may farm. Inorder yun ng aking mga biyanan. Tapos diniliber lang kanina dyan. Akala niya siguro tulog pa yung mga tao, pero nakita ko na siya nung nilagay niya. Hindi naman ako lumabas kasi hindi naman ako marunong pa magsalita ng mga Norwegian ba. Basic lang ang alam ko. Hindi pa ako maalam makipag-communication ng buo. Ayun si kuya na may-ari ng farm. Iba yun sa nagtrabaho kagabi ha. Yung may-ari ng farm, madalas yun magpunta dito sa cabin kapag weekend, Sunday, kasi andito ang aking mga biyenan, hindi siya maalam mag-English. Or baka maalam, nahihiya lang. Pero minsan, hindi ko siya narinig mag-English. Lumabas tayo habang may araw. Pero maghapon naman ngayon ang araw. Sabi sa weather broadcast, maghapon ang ganda ng weather. Tayo'y lumabas. Ang flower dito sa mabi. Ayan, ang gaganda, diba? Ayan ay summer flower. Umusbong na. Mga 3 weeks pa bago yan mamulaklak. Ito ay extended terrace. Lalagyan to ng harang ng fence, kaso hindi ko alam kung kailan. Ginawa yan ng aking mga biyenan noong last week. Kapag maganda yung init, gaya ngayong summer na nga, nilalagay lang dito yung payong na malaki, saka yung mga upuan ng table. Marami pang mga kahoy na kailangan tanggalin. Ayan. Pero hindi pa sa ngayon. Inuna yung nasa harapan lang muna. Ito yung spring flower. Ang tagal-tagal ng buhay niyan. Tinatanim ito ni Mother ay March. Tapos mamatay ito mga katapusan ng August. Ito yung grislock onion leaves na tinanim ko doon sa bahay. Ayan, ang ganda-ganda na, diba? Ito yung tinanggalan ng ugat ng puno. Ayan yung dineliver ni kuya kanina. Ito yung isa pa. Mga leftover. Tatanggalin yan. Ililipat yan doon sa likod. Ayan pa. Yung malalaki lang naman ang inuna. Kasi nga kailangan na talagang tanggalin. Lalo na at magwi-winter na naman, mga ilang buwan, mahirap na baka mamaya ay mabundol ng sasakyan kapag natabunan ng snow. Kaya talagang priority maalis na yung malalaki. Tapos ay ito, bagong bahay ng kahoy, firewood. Ginawa lang din yan ng mag-asawa, ng biyanan ko. Hindi pa nga tapos. Kaya pagpunta nila mamaya, magtatrabaho na naman sila. Kami naman ay pauwi ng bahay. Ayan ang pintong gagamitin. Dito sa Norway, kapag may edad ka na, lumagpas ka na ng senior ba? Yung pwede ka na magpension, okay lang kahit hindi ka na magtrabaho. Kagaya ng aking mga biyanan, sila ay
pensyon na. Kaya, andito na lang sila sa bahay, gumagawa na lang sila ng mga, kung ano-anong mga bagay na pagkakaabalahan nila. Pero, yung ibang tao, kahit senior na, kapag hindi pa sila kumpleto yata sa pagiging entitled ng pensyon, kailangan mo pa rin magtrabaho. Kaya may mga makikita ka pa rin sa grocery, mga kahira, mga 60 plus na. Kasi ang pensyon yata dito ay 67 yata. Hindi ako sigurado. Basta ganon. Kasi ang aking biyanan ay 67, tapos ang lalaki ay 75. Oo, tama. Tapos mag-birthday sila ngayong taon na to. Additional na naman na edad. Tapos ang aking biyanan ay napaaga, kahit hindi pa siya 67, gawa ng may health issue siya sa puso. Kaya meron siyang nakukuhang pera. Tapos dito sa Norway, kahit na may pera ka, minsan ay kailangan mo pa rin kumilos ng sariling sikap para hindi ka magbayad ng tauhan dahil mahal dito ang bayad. Kagaya kahapon, yung kuya na yun, ang binabayaran doon ay mauubos mong oras ba? Apat na kahoy yun, apat na puno, ang binayaran ni mother-in-law ay 6,000 kroner. Pero hindi naman siya ganong kamahal kasi kapag winter naman, nung nakaraan, yung aking biyena na lalaki, may kapatid siya, nagpaputol ng kahoy, isang Christmas tree ay 5,000 ang binayad. 5,000 no, kasama na yung tax. Saka itong mga punong kahoy nung nakaraan, nung pinaputol ni na mother, ang dami, 100 plus, ang laki-laki ng binayaran nila. So, ayun na nga. Yung doon sa labas, ayun yung natira ng trabaho ni kuya kahapon gamit yung stamp grinder. Tapos, papatungan yun ng gravel. Yung mga leftover ng galing sa kahoy, ililipat yun sa likod. Parang gagawing abono sa lupa. Ganon. Mamaya, mga 4 p.m. after dinner, kami naman ang uuwi sa bahay kasi mag-uumpisa na naman kami mag-camping. Nung nakaraan, isang linggo, hindi kami napupunta dito sa cabin dahil nga busy kami mag-camping. Kasagsagan ng aming camping, ayan na living room, tsaka yung maliit na bahay doon para sa firewood, ginawa yun ng mag-asawa. Wala silang helper, sila lang dalawa nagtulong. Bumili lang sila ng mga materialis.